Isang pinakaaya ko sa forma ng semi-automatic na motor is hindi pantay ang hand lever. Maraming gusto mag-convert nito. Ang problema, wala silang welding machine or any power tools. Today, para patas ang laban, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-convert without using welding machine. Gusto mo, gusto niya, gusto natin to. Kaya mag-subscribe ka na dyan, Paps. At kung ito yung video na inaasam-asam mo, mag-iwan ka na dyan isang malupit na like. Hit mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bago natin videos, tips, and tutorials. Huwag na natin patagalin. Alam kong excited ka na. Let's go! Few moments later. Okay mga paps, ito yung gagamitin nating cable o yung brake cable. Ito ay para sa Honda Beat. Bakit ito yung gagamitin natin? Kasi sa tingin ko, sakto yung kanyang haba. Hindi siya sobrang haba kagaya ng Mio. Para hindi tayo mahirapan sa pagpipitings ng kanyang wire o yung kanyang pagtatago. No? Uulitin ko mga paps, ang gagamitin nating kable o brake cable is pang Honda Beat. Okay? Ang presyo nito mga paps, ito nagkakalaga ng mga 100 to 150 pesos, depende din sa shop na mabibilan niya. No? Next naman mga paps, ang gagamitin nating angle bar is itong 5mm. Yan o, makapal yan. Kung wala naman kayong gantong kakapal, siguro at least pinaka-minimum na pwede natin gamitin dito is around 3.5 mm or 3 mm pataas. Para hindi masaper yung durability ng ating bracket na gagawin, okay? Then ito is nabili lang natin sa junk shop, around 30 pesos. So okay na to, pwede na. Then para naman sa ating brake switch mga paps is itong clutch switch ng Raider 150, no? So sakto to doon para gumana yung ating brake light sa likod. No? Ang presyo nito is nagkakahalaga ng 80 to 100 pesos sa shop. Bumili na rin ako mga paps ng brake arm pang Mio para mas mahaba yung ating rear brake arm lever. Sa pagkakatanda ko ang presyo nito is mga nasa 200 plus. Pwede rin yung stock pero mas prefer ko magpalitan ng brake arm lever na mas mahaba para mas medyo malambot. And syempre medyo may forma na rin. Bumili na rin ako ng gold rear brake spring para sa Mio. Clutch lever holder and clutch lever na pang Raider 150. Sa pagkakatanda ko, nasa almost 200 pesos po, set na yan. And syempre, kasama na rin dyan yung pinaka-clutch adjuster. Then, tinanggalan ko lang ng kulay itong clutch lever para bumaga yung kulay niya doon sa stock na lever ng ating smash. Uulitin ko po, pang Raider 150 po yung pinaka-clutch holder at clutch lever. Dahil sakto yung kanyang butas para sa side mirror ng smash 115. Dito mga paps, may encounter nyo dyan, babangga yung ating holder sa pinaka-bracket nitong handlebar. So ang gagawin ko rito is tatabasan ko mismo yung pinaka-holder para maipasok pa siya at maitama yung butas ng ating holder para sa side mirror. Malambot na naman siya, aluminum, kaya madali lang itong gawin. Ito mga paps, natabasan na natin yung ating holder. So tingnan natin kung babangga pa rin siya sa pinaka-pagkaka-welding nun sa bracket. Then pag hindi na siya bumabangga, okay na yon. Kapag po hindi na bumabangga yung ating pinaka-holder sa pinag-weldingan ng bracket, ipit nyo na po siya, huwag nyo munang higpitan, then ikabit nyo yung pinaka-front panel. Silipin nyo kung sakto na siya sa pinaka-butas ng side mirror holder. Kailangan nyo dito mag-trial and error para makuha yung tamang pwesto ng butas. Pero huwag kayong magalala kung medyo matagal lang kayo kasi kahit ako natagalan din sa pagpipiting yan. Tanggalin muna natin yung pairings. Higpitan yung mga tornilyo ng holder. Then tsaka natin ikabit mga paps yung ating pinaka-lever. And huwag nyo kakalimutan mga paps, yung ating cable adjuster. Ito mga paps, kailangan muna itong kalasin. No? So, ikukunin natin yung diameter nito para maipit dun sa ating bracket na gagawin, o sa angle bar. Okay, kukunin ko lang ito mga paps saglit. Next naman na gagawin natin mga paps is bubutasan natin itong angle bar. No? Then ipipit natin to, dapat mula dito sa kanto hanggang sa butas nito. Is dapat hindi bumangga to doon, dito sa side na to. Kaya ilalayo natin siya at least mga 2 to 3 mm. Para pag ginabit natin yung nut, hindi tayo magka-problema. No? Ang size ito mga paps is 8 mm, pero lulugan ko siya ng konti para mayroong adjustment. Then may yung kompletong sukat, ibibigay ko rin sa inyo. No? Bubutasan muna natin itong angle bar.
Gamit tayo ng vice grip, mga paps, para medyo safety tayo. After yung mabatasan yung mga paps, kunin natin itong ating tornilyo, then kunin natin yung kanyang thickness. Ipapareho natin siya sa ating drill bit na gagamitin. No? So ang kapal ng ating tornilyo is around 8mm. So gagamit tayo ng 8 to 10mm na drill bit. Huwag nyo muna mga paps idediretso sa drill bit na ano ha, na malaki. So untay-untay lang, palaki ng palaki dapat ng gagamitin natin drill bit para hindi mapwersa o mapudpod agad yung ating drill bit. Huwag masyadong excited. Then ikakabit natin yung ating drill bit na kailangan. Medyo masikip siya. So kailangan ko pang luwag ang mga paps. Adjust pa tayo ng drill bit. Yung mas malaking size ng konti. Yan mga paps oh. Makita nyo, saktong-sakto na siya. Then ipipit ulit natin siya sa motor, okay? Ang distance ng layo nito mga paps is around mula sa gitna nitong butas hanggang gitna nitong bakal na to is nasa 25mm na. So yung distansya dapat ng butas nito tsaka butas nito is around 25 to 30mm. Okay? Huwag dapat lalayo masyado doon. Dapat halos ka-level lang nitong ating stock. So sa tingin ko, sa gitna nito, sakto. Then syempre, check din natin yung clearance mula dito hanggang dito, yung layo naman ng butas. No? Dito naman mga paps, dito yung unang butas. No? So pag kinabit natin to, tsaka to, dapat hindi didikit itong ating spring dito sa side, sidewall. Dapat dito lang siya. So clearance natin, gigitna ako na lang siya dito. So ganyan magiging itsura niya mga paps. Mga ganyan. Okay, so butasan ko muna ulit. Then may balikan ko kaya. Ito mga paps, nabutasan ko yung ating pangalawang butas. No? Ito yung una, ito yung pangalawa. So ang butas itong pangalawa is 10mm. Ang purpose niya mga paps is para maipasok natin itong ating kable dito. Ayan. Kita niya, sakto yung stopper. Okay, then next, dyan ilalagay yung ating spring. May may papatao sa inyo mga paps. Next naman is kailangan na natin alisin to mga paps. Itong pinaka-rod na to. So, umpisa muna natin dito sa dulo. Yan. Then, ipapalit natin yung ating ginawang bracket. Yun ang magiging itsura niya mga paps. Ito, huwag yung alalahanin to ha. Poformahan pa natin yan, kakatim pa natin yan, papopogiin pa natin. Ganyan lang muna siya para if ever na may kailangan adjustment, meron pa tayong pag-a-adjustan. Hindi tayo mahihirapan. Okay? So, ikabit natin yung cable tsaka yung spring. Okay, so yun ang magiging itsura niya mga paps, no? So wala pa siyang tension kasi nga wala pa, hindi pa nakabit yung ating brake lever. Pero so far, mukha naman okay. So ito, medyo hinabahan ko na rito sa dulo. Pinasok-pasok ko siya para may madali na mag-adjust. Ayan, no? Walang welding. Next mga paps, kailangan natin alisin yung isang footrest dito, okay? Sa side na to, sa right side. Para matanggal natin yung... Ito. Tanggalin mo na to. So ang gagawin nyo dyan mga paps... Meron niyang spring dito sa may likod. Dito sa portion na to, nakakabit siyan doon. Ito yun, nasa ilalim. Tanggalin niyo muna yung mga paps. Para madali siyang bunutin. Okay? Yung manaunahin niyo. Para easy na lang siya makuha rito. Hindi niyo na kailangan tanggalin itong tambucho. So yung mga paps, sambukas natin yung ating pinadibdib. So dito natin padadaanan yung ating kable. Then try natin kung possible na kahit hindi nabaklasin ito. No? So papagapain ko muna yung ating brake cable. Then huwag nyo kakalimutan mga paps ng ating cable adjuster para ito doon. Okay? Sa pagkakabit ito mga paps, kailangan sagad ito, no? Para makapag-adjust tayo ng tension memory. Kasi kung hindi nyo sinagad yan, hindi nyo may adjust ang tension nito. Kaya mas maganda, nakasagad itong ating adjuster. Then next, itong ating kable or insulation. Yan, yun lang yan. Then sa baba naman tayo. Kapag-apangan natin yung kable, dito siya pinadaan. Okay, dito. Yan, so dito magalagay lang tayo dyan ng cable tie. Then... papunta dito sa ibabaw po ang daan dito. Ito, yan.
para hindi lumawlaw. Next, sa ilalim, yan. Huwag nyo siyang ididikit sa makina, no? Kasi possible na malusaw yung ating hose o yung ating breakable. So, dito, lalo sa tambucho, mga paps, huwag nyo yung ididikit. Okay lang na gaman yan, basta huwag lang sobrang dikit, okay? Then, ito yung brace ng pairings sa loob ng daan. Then, dito, naglagay tayo ng holder. Kahit yero lang, gumupit lang kayo, mga paps, okay na yon. Then, dito, yan. Sa loob niya, mga paps, itong ating kable. Then, dumaan sa likod ng susian. Ito. Ayan. Then, papunta sa ating lever. Okay. Next naman, ikakabit natin yung switch. Ito yung brake light switch, mga paps, na para sa rear. Then, meron yung wire. Pag sinundan nyo yan, is makikita natin dyan ito. Ayan. Kulay orange and white. Bubunutin natin itong socket na to. Then, itong wire na to, puputulin natin. Magdudugsong tayo ng wire papunta doon sa unahan. Dito. Papunta dito. Sa ating switch ng brake light. Ito mga paps, hindi ko na siya pinutol. So, meron lang doon cable tie sa loob. Nakakalas naman siya. So, inalis ko lang saglit. Dito, binunod ko na. Para hindi masayang. Ayan, buo pa rin. Then, yung ating switch, is same lang naman siya ng plug nung tinanggal natin na original. Ayan o. So, plug and play na lang to. Ang puputulin natin is itong sa may switch na ikakabit natin sa handlebar. Okay? Ito ang dudugso natin ng wire. Magpuputol ako dito. Dito mga paps, mayroon tayong konting problema dito kasi medyo delay yung ating brake light. No? So masyadong pisil na pisil dapat tong lever bago umilaw. So babawasan natin ito ng kapiraso lang hanggang sa ma-meet natin yung ating gustong lalim ng brake light. Okay? So kung halimbawa magbabawas kayo ng ganito, dahan-dahan na po, kapira-kapiraso lang. Kasi pag sumobra, permanent siyang iilaw. Okay? Kaya mga paps, nabawasan ko na to, then try ko na lang siguro kung uubra na yan. And so on, kung mag-adjust kayo ng ganito, no? Discardin nyo na yan. Then ito mga paps, okay yung ating ginawang layout nung switch dito. Then pinadaan natin siya dito sa loob. Ito yung wire niya mga paps. Ayan o, sumuha ko na lang siya. Then papasok sa loob, okay? Separate wires na siya. Then, ito yun, yung wire na yun. Then yung brake light switch, yung nasa pedal. So ito na yung pinalit natin. Sa color coding, madali lang naman niya. Kung naka-LED na yung taillight nyo, madali naman siya madetect. Dalawang wire lang naman yan. Pero kung original pa rin yung bumili ng taillight nyo, kahit magkabalik na dyan, walang problema. Ito kasi sa akin is naka-LED na. Kaya mayroong polarity. Okay? So, imising ko na lang to. Then may ipipit natin ng kasama na yung pinaka-flarings. Ito na mga pa-future ng ating angle bar. Then, popormahan na lang natin to, no? Para naman hindi masyadong pangit tingnan. Okay, ito na yung ating ginawang bracket mga paps. Kita nyo naman, kakapiraso lang, no? Medyo pangit yung aking pagkakatabas, minadali ko na lang. Natago naman siya sa ilalim, kaya okay lang na hindi man ganun kagandahan. Kung mas malapit kayong magawa sa akin, mas maganda. So, paano position nito mga paps? Yan, pag ganyan yan. So, ang sukat nito mga paps is, yung diameter nito is 8mm, okay? Ito yung para sa tornilyo, papunta doon sa pinaka-boha o yung pinaka-holder ng ating bracket, okay? Then ito naman yung para sa may brake cable, ang butas nito ay 10mm. Dumampas mo na konti, okay lang yun. Huwag lang sobra kasi baka lumusot na yung ating brake cable. So 10mm, okay na. Then mula naman mga paps na may wall na to, totong side na to, papunta sa gitna ng butas, para sa brake cable is nasa 18mm, okay? 18 to 20mm mga paps. Then mula naman dito sa butas nito, hanggang butas nito is nasa 20mm. So mula naman sa wall na to, sa may lagay ng brake cable, papunta sa butas na to, sa tornilyuhan natin, is around 15mm. Okay? So kung tatunan nyo, yung haba naman ito, yung lapad, na ginawa ko is nasa 35mm. Mula dito sa wall, hanggang dito, is 35mm. Okay? Ito yung pinagkakabitan natin ng brake cable. Then mula naman dito, sa side na to, papunta dito, is nasa 35mm din mga paps. 35 by 35. Okay? Okay, ito yung ating brake cable. Then kakabit natin muna yung ating bracket na ginawa. Yung mas maliit ang butas, ito yung para sa bolt. Then ito yung ating original na nut.
Huwag niyong papalitan ito mga paps, kailangan kasi yung ganito. Ayan o, yung may lock nut. So huwag niyo muna kakasikipan. So i-align pa natin yan. Then ang gamit dito mga paps, size 12. Then gabit natin yung bola ng scooter o sky drive. Next mga paps, ito naman ating special ng spring. Is kailangan natin lakihan ng konti yung butas dito, no? Para pumasok yung pinaka nut ng brake cable. Okay mga paps, ang gagamitin natin ditong drill bit is yung 10mm. Next yung ating minakayan na butas kanina, yung spacer. Ito para pumasok siya dito mga paps, kaya ako siya nilakihan. Tapos na natin ikabit yung ating brake cable. So naiasi ko na siya mga paps. Ano bang mga pinaglalagay ko dito? No? Dito mga paps is bola ng automatic na scooter. Ito po ay pang sky drive, okay? Then yung ating biniling spring na meron kasamang ganito, spacer to. Modish na nakita ko lang sa aking basurahan. Ito yung mga nakalagay sa tornilyo mga paps, yung mga allen. Yan kung makikita nyo. Tapos, iba kasing spacer ang ginamit ko rito mga paps. Pero pwede dyan yung ganito. Ayan, yung nut. Ito kasi sakto dun sa may thread ng ating brake cable. Ang gagawin nyo rito mga paps, i-drill nyo yung butas para matanggal yung thread. Gamitan nyo ng 8mm na drill bit. Ang estimate ko rito mga paps, maganda nyan, mag-abang na kayo ng mga at least 6 pieces na ganito. Mura lang naman to, nasa 2 piso lang naman. Pwedeng stainless, pwedeng bakal, pero mas maganda na yung stainless para hindi kalawangin. Make sure mga paps, at least nakabaon dito yung mga 30% ng inyong thread adjuster. Yung nasa loob dito yung may thread. Para pag pinisil nyo yung brake lever, meron pa rin kapit siya dito sa ating adjuster. Okay? Kung sa tingin nyo, ba't wala siyang stopper, eh hindi naman ho yan sasama, no? Unang-una kasi ito ay dito. Ito yung karugtong niya. Sa naka-cable tie yan dito, konting tension lang para hindi na tumahapit. Okay, din ito, sobrang skip na nito. Sinigip pa natin ang husya at ito ay yung lock nut. Meron siyang parang ngipin sa dulo para hindi siya lumuwag. Kaya hindi po ito sasama. Natesting ko na rin ito mga paps. Sagad yung preno, hindi naman siya sumasama, no? Hindi rin siya lumuluag. Okay? So ayan mga paps, sana may nakuha yung idea regarding sa pag-convert ng handbrake and sana napasubscribe ka sa ating video for today. Lagi nyo tatandaan mga paps, always be a defensive driver and always be a wise na rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.